The International League Chapter 1117. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga sadyang natapos nga ang laro gamit ang isang magandang opensa. Ngunit sa kalakip na ito'y nagbayad nga sila ng malaki nung hindi nga nila-nilaan ang nalalabing oras para ikumit naman ang depensa. Kaya naman dito nga yana, galit na itong si Coach Ansay. Balibhasa kasi ang kanyang mga malalaro ay ubod ng yabang. Akala mo naman talaga may tira, mahusay at magaling. Wala, hindi kayo ganun. Wika nitong si Coach Wiseman, kaya naman dito nga ya. Dang, buti na lang talaga nasili mo pa ako sa pagkakataon na yun. At ang pasa, sobrang lupet, sobrang husay. Talagang tikadang napakaganda. Naisuwaan ka don, Roy. Wika nitong si Kabagot dito nga ay. Siyempre naman, baka Roy to. Ganun talaga ang takbo ng laro. Pag hindi ka dumedepensa, ganun ang kalakip nun. Bayad ng malaki. 3 puntos agad na bawas sa kalamangan nila. Wika nga nitong si Roy Bigay at dito nga ya. Let the game begin. Rukawa, Sakuragi, Akagi, Tsui, Akagi, Kogore, Coach Ansay, lahat kayo. Magbabayad kayo ng malaki. Lalong-lalo ka na, Ansay. Eto na ang oras ng paniningil ng pinabayaan mong bata. Ang trinaydor mong bata ay sadyang magbibigay ng paghihiganti sa mismong teritoryong inakala mo'y sayo. Wika nga nitong si Alexis at dito nga ya. Eto na si Alexis, makikita mo na sa kanya ang tunay na ugali ng isang demonyo. Talagang hinubog ko yung galit na yan upang pagdating natin dito sa Kanagawa, Japan, at kalaban pa ang mismong taga-suhukot ang kanyang dating coach ay mailabas niya lahat. Dito nga'y lalabas at lalabas ang tunay na angas ng isang Alexis. Pangako iyan, wika nga nitong si Coach Wiseman, kaya naman dito nga ya. Kupunan ng Shuhuku High School, Mitsui, Sakuragi, Akagi, Miyagi at Rukawa. Bakit kayo nagpabaya sa pagkakataon na yun? Bigyan niyo ako ng isang malinis na rason kung bakit niyo pinabayahan yung nalalabing segundo. At dito nga nagbayad tayo ng 3 puntos. Wika nitong si Coach Ansay at dito nga ya. Coach, pasensya. Sapagkat isang malaking pagkakamali ang aming nagawa. Error sa error. Oo, isang malaking error ang aming nagawa. Kaya naman dito nga ya. Hindi yun pa pwede. Delikado. Kaya naman, isang malaking pagkakamalit lesson para sa amin yun. Wika niya kaagit dito nga ya. Coach Ansay, pasensya sapagkat na ikumit namin ang isang hindi inaasahang error na yun. Ang depensang yun na hindi ko dapat pinabayahan. Pasensya. Wika nitong Sakuragi, kaya naman dito nga ya. Wala akong pake sa pasensyang sinasabi nyo. Dito nga ya, gusto kong magbayad kayong lahat. Dapa! Wala nang dapat pang pag-usapan. Dumaba! Planking! 3 minuto! Wika nitong si Coach Ansay at dito nga ya. Plank na talaga at dito nga ya. Yan, planking malala. Yan ang gusto kong mangyari sa inyo upang matuto naman kayo. Mahusay itong si Coach Ansay sapagkat binigay sa inyo ang tamang parusa. Tama nga yan. Wika nitong si Ayaku at dito nga ya. Kahit saan ang gulong tignan, pagkakamali nyo talaga ang lahat ng yun. Isang malaking pagkakamali na hindi dapat ituwid. Hindi nyo dapat ituwid sa pagkakataon na to. Kundi kailangang diretsuhin ng hustong-husto. Mas diretso pa sa diretso, kaya naman dito nga ya. Dapat wala ng error na maganap na ganun, naintindihan nyo? Wika ni Fujima at dito nga ya. Yan. Nararapat nga sa inyo yan. Ngunit isa lamang siyang masasabi ko.
hindi yan parusa. Pasensya, sapagkat inaakala niyong parusa ang lahat ng yan. Hindi, ito'y preparasyon. Sapagkat alam ko na mabibitin kayo sa hangin at kakapusin kayo ng isang kora. Oo, pagit ng lakas, yung korang kakapusin sa inyo. Sapagkat dito nga ay ilalabas na ni Alexis ang aking kinakatakutang laro niya. Wika nitong si Coach Ansay. At dito nga ay Coach Ansay, anong ibig mong sabihin? Ang Alexis at Kumag na yun ay hindi pa pupersa ng todo? Ha? Yun ba ang ibig mong sabihin? At yung inner core na may pinalakas mo? Ano nga ba ang siyang dahilan dito? Anak, bakit? Wika nitong si Sakuragi. At dito nga ay Coach Ansay, tama nga bang aking narinig? Ang laruan nga ba ng isang Alexis ay hindi pa lumabas sa unang yugto? Tama bang aking pagkakarinig upang sa ganun, bantay sa bantay, ako ang siyang tatao sa kanya? Dito ngay magkakaalaman kung talagang meron nga ba siyang halimaw sa loob niya. Wika ni Rukaw. At dito nga ay hindi kayo nagkakamali. Ang unang yugto ay binigay niya kay Roy, kay Luxus, kay Blinkstone. Dito ay kabago, ilang apat lamang gumawa kung napapansin nyo. Ang kanyang laruan sa unang yugto ay tila ba isang ace. Isang ace na walang alam. Ngunit dito nga'y prene-prepara niya ang kanyang sarili. Sa pangalawang yugto, magkakaalaman ng toto. Yan lang man ang natitiyak ko't wala ng iba pa magkakapahirapan dito sa pangalawang yugto. Wika nitong si Coach Ansay. Kaya naman dito nga, kung ganun, let the game begin. Hindi lang naman yung Alexis na yan ang pambato mong ace, Coach Ansay. Nandito pa ako. Kung palakasan lamang ng abdominal core, papalag tong pambato mo, Coach Ansay. Isa lamang gusto kong sabihin sa'yo pagkatapos ng laban na to. Ako ang ace mo na masigit pa sa lahat. Wika ni Rukawa. Samantalang sa kabilang panig na manaya, Coach Wiseman, simulan na natin ang paghihiganti. Ang preparasyon ko ay talagang mahaba. Ngunit ang araw na to ang siyang nakalaan, ang pagbawi ng isang api. At isa lang din ang masasabi ko pagkatapos ng laban na to, ang ace na Rukawa na yun ay talagang lulubmok at hahalika ng aking talampakan. Wika nito. O kayang kakalabasan nitong lahat ng yan ay bangan natin susunod na bahagi.